Hello guys, hello hello Capricorn. Welcome dito sa akin channel Capricorn. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. The general reading so pwede kang makaresonate, gamitin mo ang iyong intuition sa panunod Capricorn. Okay, Capricorn. Okay, Capricorn, weekly tarot reading to guys, so gamitin mo yung intuition sa panonood. Okay, Capricorn, 22, 43, 7, 19, 1 plus 19. Okay. So nakikita natin dito na may isang Capricorn na siguro ano, ang tagal nilang naghintay para sa pagkakaroon ng balanse sa kanilang financial. Pero sa ngayon, sa linggong ito lang ah, sa linggong ito, nakikita ko yung Capricorn na may hawak silang pera. Okay, pwedeng may hawak silang pera, pwedeng sa linggong ito, balance yung financial nila. Pwedeng hindi sila masyadong nag-aalala, hindi sila masyadong nagpapanik para sa mga pangangailangan nila sa financial. So, ibig sabihin niya, siguro naka-receive ka ngayon ng payouts, bonuses, sweldo, or lump sum of money, inheritance, bayad sa utang, or pwedeng may binebenta ka, marami yung pasok sa iyo ng kliyente. So hawak mo ngayon yung pera, yung coin. Nakikita natin yung pagkakaroon ng balanse from dating imbalance na ganoon, financial, posibleng maging balanse sa linggong ito. So wala kang masyadong ganap sa linggong ito kasi maayos yung takbo ng financial mo. Yung flow ng energy ay masyadong mabagal. Hindi siya masyadong magulo. So, ang gagawin mo siguro sa ngayon is magpahinga, makapag-spend time sa family, spend time sa nature, makapag-rest, and makapag-relax. Okay. Capricorn. Okay, memories of love. Nakikita natin dito na may mga pagkakataon sa linggong ito na maaalala mo yung mga past loves mo, exes, or pwedeng yung mga mahal mo sa buhay na namayapa na, yung mga nasa spiritual world na. Nakikita ko rin sa'yo dito na may mga anniversaries, death anniversaries ng inyong loved ones or ng mga kakilala mo sa linggong ito. Ang universe ay sobrang generous sa'yo sa linggong ito. Diba? Queen of Cups. Sobrang generous ng universe sa'yo sa linggong ito. So, mag-manifest ka na, mag-wish ka, mag-confirm ka ng mga positivity sa linggong ito. Dahil sinasabi ng bara sa'yo dito na sobrang generous, sobrang peaceful mo ngayong linggong ito. Walang masyadong issue, walang masyadong galaw. Ang universe is pabor na pabor sa'yo. So, kung ano man itong minamanifest mo, i-manifest mo na kasi papabor siya sa'yo lahat. Okay. May mga message of love dito. May mga iba sa inyo na makakatanggap ng proposal. It's either wedding proposal, courtship, or engagement proposal, or kano pa man. May mga bagong relationship na pwedeng magsimula, mag-blossom. Meron ditong mga relationship na ano ba to? Oh wow. So hindi lang para sa relationship kundi para din sa pera. So nakikita natin dito na posibleng may Capricorn na makakatanggap ng suhol. Makakatanggap kayo ng gift, money galing sa inyong karelasyon or galing sa inyong magulang, galing sa inyong kapatid. Or pwedeng makatanggap kayo ng suhol galing sa inyong asawa or sa kung kanino man. May iba din sa'yo dito na naghihintay kayo ng pera. Pwedeng may binibenta kang bahay, may sweldo ka na hinihintay dahil ginawa mo na yung trabaho 7 days ago, 7 weeks ago. So naghihintay ka na lang ng email confirmation. Ang nakikita ko dito sa mga Capricorn, is yung mga nagtatrabaho sa online. Kasi, di ba, may mga specific date yung kung kailan i-release yung payment. So, ito siya. Hinihintay niya kung kailan ba darating yun.
a Page of Swords, mayroon dito na Capricorn na posibleng hindi mo inaasahan, expect the unexpected, or may darating na parang milagro or blessing sa'yo, lalo na sa usaping trabaho, na hindi mo naman masyadong ini-expect. Ano ba yun? Okay, so tingnan mo tong Page of Swords. Ang Page of Swords is, may hinihintay siyang iba, diba? May in-expect siyang iba, pero yung unexpected niya, yun yung darating sa kanya. Like, eto yung sitwasyon, etong 3 cards na to, eto yung sitwasyon na nag-apply ka ng trabaho sa iba't ibang company. And yung company na parang hindi mo masyadong binibigyan ng focus, like, nung nag-apply ka, nag-send ka ng resume, hindi mo masyadong ginalingan sa pag-explore ng sarili mo or pagbubus ng sarili mo doon. And then, yun pa yung tumawag sa'yo para sa opening ng trabaho, offer ng interview, or exam, parang ganito. Alam mo yung mga times na ganun, kung sino yung gusto mo, yun naman ang ayaw sa'yo. Kung sino yung ayaw sa'yo, yun naman ang gusto, may gusto sa'yo. Parang trabaho ganun din. Kung ano yung company na gustong-gusto mo talaga, ang hirap abutin. Pero yung company yung tinitake for granted mo, siya yung mismong lalapit sa'yo. Parang ganun. Okay, so thank you. Ace of Coins, nakikita natin na isang financial news ito na parating sa'yo. Mahahawakan mo yung perang yan. It's either 1 month from now or pwedeng bago matapos yung taon. Five of Cups, may iba sa inyo ditong nanghihinayang sa mga relationship na nawala. Lalo na dito, mga memories na lang sila. Okay? Mga exes or pwedeng mga friendship, mga dating friends, or yung mal sa buhay na mayapa na. Universe and Knight of Cups. Ang Knight of Cups na yan and Universe, parang sinasabi sa'yo ng baraha na ang Universe is sobrang generous sa araw na ito. So, bibigyan ka ng pagkakataon ng Universe, Capricorn, na makapag-explore. Pwedeng manalo ka sa isang, alam mo yung ano, mga promo-promo ng travel. Like mga may sinalihan kang isang group and then isa ka sa napili, mga giveaways, parang gano'n na, uy, pwede kang makapunta sa Europa ng free lodging, free plane ticket, free lahat. So parang gano'n. So ang Universe is sobrang generous sa'yo sa linggong ito na pwede niyang maibigay sa'yo yung mga bagay-bagay na unimaginable na mangyayari sa buhay mo. Diba? Trip to somewhere, parang ganyan-ganito, mga gift na hindi mo naman in-expect, ay sobrang maibigay sa'yo. Eto is World Guard. May relationship na parang on and off yung relationship, cool off ng cool off, parang ganyan. Ang posibleng magkaroon sila ng clarity na, okay, tapusin na natin yung relationship, maghiwalay na tayo, or yung iba naman, tatapusin nila yung pagiging single or live-in partner and then papasok sila doon sa pagpapakasal, parang ganun. And yung iba naman, yung mga nagpa-part-time lang, na magsasawa ka na sa pagiging part-timer and papasok ka na sa pagiging full-time, and then yung iba naman na nasa full-time na pagod na sila, gusto nang magnegosyo. And the other way around, yung mga nagnegosyo, gusto na ding pumasok sa na maging empleyado sa company kasi pagod na sila sa pagnegosyo. Okay, so yun ang sinasabi guys ng baraha. Tingnan mo tong last card mo dito, itong 9 of Pentacles. Tapos ang sunod niya, itong 3 of Wands. So may 3 months na, parang, or 3 days, 3 months, 3 weeks, 3 years. Pinaka maganda dyan na sasabihin natin is 3 months kasi, diba, New Year. So sinasabi ng baraha na bago pumasok yung New Year or pwedeng January 1 onwards, posibleng matanggap mo yung financial accomplishment na minamanifest mo. Or kung ano man tong tinatrabaho mo sa ngayon or kung ano man tong minamanifest mo sa ngayon, ay posibleng makuha mo siya before the end of the year 2024 and sa first month ng 2025. Okay? So, ang kailangan mo daw is sipag at tiyaga. Okay? Para siyang milagro. Tingnan mo, may magician dito.
Para siyang milagro, para siyang gift from the universe. Sobrang generous ng universe sa'yo. Sa last 3 months ng 2024, sobrang magiging generous siya sa'yo. So, ibibigay niya lahat ng wishes mo. Nasa'yo lang yun eh. Kung pangahawakan mo or igagrab mo yung mga opportunities na pwedeng itapon sa'yo ng universe. Okay? Thank you guys. Bye!